temporary travel ban for UAE and Oman. Totoo nga ba ito, guys? Or kung totoo man ito, hanggang kailan naman ang travel ban na ito? Napakarami na, guys, na kababayan nating nasa Middle East na matagal na gusto umuwi ng Pilipinas. But until now, nandun pa rin sila at hindi sila makauwi. Gusto na nila umuwi for so many reasons. Like, overstaying na, wala nang mahanap na trabaho, dala ng peligro ng virus na gustong-gusto nila umuwi at makasama ang pamilya nila. So tara, guys, sama-sama nating alamin kung totoo nga ba ang balita na ito. But before that, guys, please do support me by giving me a like and click subscribe. Say, guys, it's a confirm. Ito, guys, yung official statement from presidential spokesperson Harry Roque. On travel restrictions, all travelers coming from Oman and the United Arab Emirates, UAE, or those with travel history to these two countries within the last 14 days preceding arrival shall be prohibited from entering the Philippines beginning 12:01 of May 15, 2021 until 11:59 of May 31, 2021. Upon the recommendation of Department of Health and the Department of Foreign Affairs, passengers already in transit from the above mentioned countries and all those who have been to the same within 14 days immediately preceding arrival to the Philippines who arrived before 12:01 of May 15, 2021 shall not be subject to the above restriction, but shall nevertheless be required to undergo stricter quarantine and testing protocols. Example, the observation of a 14-day facility-based quarantine period upon arrival, notwithstanding a negative reverse transcription, polymerase chain reaction, RT-PCR result. Meanwhile, all existing travel restrictions of passengers coming from India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, and Sri Lanka are extended from May 15 until May 31, 2021. Yun nga, guys, that is from our presidential spokesperson, Harry Roque. Nakakalungkot talaga malaman. Official siya, guys. Mula po bukas, May 15 until May 31, 2021, kasama na po ang Oman at UAE sa mga listahan ng countries na may travel ban dito sa Pilipinas. At ang reason daw, guys, kung bakit nila nilabas ang bagong balita na ito ay dahil 2 days ago na-detect dito sa Pilipinas ang B1617 corona variant galing sa dalawang biyahero na nag-positive sa virus na ito. Ang dalawang biyahero daw na ito, guys, ay galing sa bansang Oman at UAE. At dahil dyan, kasama na ang Oman at UAE sa listahan ng mga country na may temporary ban dito sa Pinas. At ayon sa balita, guys, isa daw sa mga na-confirm na positive sa B1617 ay isang 37 years old na lalaki na galing sa Oman noong April 10 at na-release siya sa isolation facility sa Metro Manila noong April 26 after ng quarantine niya at after na ma-confirm na negative na siya sa virus na ito. At kasalukuyan daw siya, guys, na nasa SOC Sergeant or formerly known as Central Mindanao. At ang isa namang lalaki, guys, ay isang 58 years old na lalaki din na galing naman sa UAE noong April 19 na na-release sa isolation facility sa Clark, Pampanga. After daw niya makarecover, guys, noong May 6, ay kasalukuyan naman siya ngayong nasa Bicol. And mind you, guys, ayon pa sa DOH, ang dalawang biyahero na to, guys, ay walang travel history. Wala silang travel history sa India, but still na-detect sila na meron silang Double Mutant Variant or B1617 Corona Variant. Another bad news, lalo na para sa ating mga kababayan na matagal nang gustong-gustong umuwi, na ilang beses nang na-cancel flight, na gustong-gusto nang makita, mayakap mga pamilya nila, at nagkakasakit na sa ibang bansa, gustong-gusto na umuwi, but ito na naman, ito another problem, hindi lang cancel flight, meron pang travel ban. Ito naman, guys, is para rin sa pangkalahatang
alam niyo yun, inaalala kasi ng bansa natin, guys, o ng mga namumuno dito sa bansa natin, na kung hindi nila ito gagawin, mas maraming magkakasakit. Although, kailangan din naman natin i-priority yung mga OFW natin o mga kababayan natin sa ibang bansa. Pero, things happen talaga, guys. So, ang masasabi ko lang is prayers. Mag-ingat tayo. Ingatan pa rin natin yung sarili natin. Vitamins, eat healthy foods. Although, alam na natin yung lahat. Pero, no matter what, kagaya ng sinasabi nila, kahit mag-ingat ka or hindi, minsan talaga magkakasakit ka. Pero hindi natin kailangan hayaan na ganun lang. Kailangan din natin ingatan yung sarili natin. And don't forget to pray every day, every night, guys. So, kagaya nga sa nasabi kanina, meron ng travel ban. Pero yung mga nakarating na rito sa bansa from... So, kagaya nga ng balita kanina, guys, lahat ng mga nakapasok na dito sa bansa natin, kahit galing sila sa UAE or sa Oman, lahat na nakapasok ng May 14, 12:59 a.m., kasama sila sa magkwa-quarantine, guys. Yung quarantine nila, kung before ay 5 to 6 days lang sa hotel quarantine, now gagawin ng 10 days. And then yung remaining 4 days, kasi dapat, guys, binago nila from 5 to 6 days na hotel quarantine. Nung dumating kami last March until April, guys, ganun yung quarantine policy natin. Ginawa na nila, guys, na 14 days. So, 10 days kayo sa hotel quarantine. And then yung remaining 4 days para mabuo nyo yung 14 days, i-spend nyo yun sa bahay nyo, home isolation, or depende sa LGU nyo kung may sarili silang paglalagyan sa inyong quarantine facility. Depende pa rin yun sa LGU nyo, guys. So, kung gusto nyo malaman yung tungkol naman sa balita na to, guys, watch out lang kayo kasi susunod ko ng gagawing video yan. Maybe tonight or tomorrow ko i-upload. I-prefer ko lang ngayon. So, I hope makita-kita tayo sa another video. And don't forget, guys, kung mga uuwi ng mga kababayan, isang tip ko lang, guys, kung uuwi kayo at may balak pa kayong bumalik, don't forget, mag-process kayo ng verified contract para sa inyong OEC. Isa sa requirements yan to get an OEC, guys. Hindi kayo makakabalik ng Dubai or ng UAE or ng Middle East country. How to process a verification contract? If you're interested, guys, on how to process and which requirements you need to process this one, you're in the right video. Stay tuned, makakabalik, guys, unless meron kayong ipresent na OEC sa immigration pagbabalik na kayo, kung saan man kayong bansa galing, kung saan man bansa kayo babalik, guys. Kailangan nyo ng verified contract sa pagkuha ng OEC. At kailangan nyo ang OEC para makalampas kayo sa immigration at makabalik kayo kung saan bansa man kayo babalik, guys. And para naman sa mga kababayan natin, guys, na uwi ng Pinas at mag-hotel quarantine, just to give you a tips kung ano yung mga bagay na dapat yung dalhin at dapat yung i-prefer para sa inyong hotel quarantine para hindi kayo ma-hassle, panoorin ito. Guys, pauwi kami ng Pinas para magbakasyon or para mag-for good. Gusto mo bang malaman kung ano yung essentials na dapat mong dala pag nagbiyahe ka ngayon? Gusto mo bang malaman kung ano yung pwede mong ma-expect pag nasa hotel quarantine ka na? So, if your answer is yes, panoorin mo yung video na to kasi i-share ko sa inyo yung tips ko. So, yun lang, guys. Nakita tayo sa susunod na video. But don't forget, before you go, please do support me by giving me a like and click subscribe. Bye!